Magandang hapon mga ka-viewers at subscriber. Today, as promised, I will teach paano gumawa ng nito para pagtaniman ng mga vegetable natin. Okay? kung bago kayo sa channel ko, please support by like, subscribe and share. Ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng ganito in preparation sa pagtanim ng mga gulay while we are in enhanced community quarantine. Ito ay nagawa ko, inspired ako sa yung mga nakikita ko sa YouTube. At saka hindi ko pala inaamin na ito ay idea ko, kundi ito ay nakita ko rin sa YouTube at sinubukan kong gawin at doable naman pala. All you need to do is to have focus na matapos to, makomplete to, at you're gonna do it all the way. Hindi yung linas kugon lang na hanggang umpisa lang at hindi mo na matapos. Pero maganda din kasi na pag sinubukan mo at hindi mo matapos, masasabi mo na this is not for you. Hindi mo pala to gusto. So, do something else na you enjoy. Ito ay hindi ko naman talagang 100% na gustong-gusto ko to. Pero I push myself to do this, to be self-sufficient sa pagkain, especially sa gulay. Because we cannot buy volumes of gulay kasi mabilis ang malanta. So, with this, we can harvest little by little ang fresh ang food at hindi nalalanta. Kasi for 1 week na nakastore ang vegetables sa ref, ay nalalanta na. So today, I will show you how to do this and some tools na ginamit ko para kayo din ay magawa nyo sa bahay nyo. Okay. Una, mag-collecta ka ng empty bottles ng soft drinks. 1.5 or 2 liters, maganda. So, sa mga mahilig uminom ng soft drinks yan, you can ask for this o kaya hanap kayo ng someone na nangangalakal at sabihin nyo, bibili nyo mga ganito. Kasi hindi pangit naman o baka hindi rin mo gusto na kayo mismo nagkakalkal ng basura para lang makakuha ng ganito. Ito hiningi ko sa neighbor ko. Fortunately, yung neighbor ko mahilig siya sa coke o sa soft drinks. Kaya nagkaroon sila ng maraming empty bottles. At buti lang, hindi nila natapon. Nandun sa likod bahay. Nakolekta ko mga 56 bottles. So, itong una kong pinakita sa inyo is 28. At talagang hindi siya madali gawin. But while watching TV, natapos ko rin. Ngayon, meron akong new 28 bottles, empty bottles na gagawin. So, I will show you isa na paano gawin to, and then no need for me to record the 28, the 27 and others, no? So, ang ginawa ko, itong, ang maganda kasi sa coke, meron ditong dalawang guhit, no? So, merong lower part, upper part. Ang ginawa ko, ginuhitan ko to na, ano? Board marker. Okay, board marker. Ang ginamit kong pangguhit ay board marker kasi mabilis ang mabura. Eventually mabura sa wala siyang guhit na itim, no? So after mo maguhitan, okay? Sa akin ginamit ko yung cutter. Hiniwa ko ng ganyan. Okay, control na hindi ma iba yung tabas, uli masunod ko yung guhit ko. After ko ma control ay magaguhitan ay pinutol ko sa ito na yon. So ang dito ako nagputol sa lower part, hindi sa upper part. Okay, ayun, minsan ito ay matalim. Okay, matalim. You can use the yung iba nakita ko sa YouTube, ginamitan na ng lumang plansa, ininit yung plansa, tapos press nila doon para mag-flat to. Okay?
that's okay, walang problema. At sa akin, ang ginawa ko, eh, meron akong sandpaper. Nisand ko siya ng paper, okay? Either sandpaper para hindi sa matalim. Sandpaper, both sides sandpaper, hindi tayo ma-accidentally masugatan, okay? Pero pag medyo kalyo ng kamay nyo, no problem. Now, after that, hindi na-slice na into half. Ang mangyayari kasi, gaganyan niya, ganyan yung position niya. Makikita nyo dito, may slot to, may slot. Itong slot na to, is paikot yan, 10 na piraso, slot, slot, slot. So, meron niyang pare sa slot, sa taas. So, dyan yung isalpak, oh. Slot to slot. Yan. Yan na siya. Yan. So, after that, ang isang tools na ginamit ko ay heat gun, okay? Or ang yung iba ginagamit electric drill. Pero sa akin ito heat gun. Ang kung bibili ko nito, gagamitin niyo yung mataas ang wattage, meron kasing 30, may 60, I don't know kung mayroong 100 kasi the higher the wattage, mabilis 'to uminit. So pag marami kayong titirahin, mas continuous ano. So sa butas na 'to, nagbubutas ako ng 4 o 5. Isa sa center tapos parang na naka-cross na 4. So mayroong isang 5 holes katulad niya, no? Ito apat lang ginawa ko una. Ayan, apat lang. So apat na piraso. Pero pwede mong gawing apat o lima. So yan yan ang tsura niya. Okay. After mabubutasan to, dito sa mga limang ano na yan, may 10 yan, di ba? So every other part nagbutas ako dito sa dulo niya. May dulo kasi ito, may dulo. Yan. Itong kanal-kanal na to, dito nag-stop. So diyan ako nagbubutas. Ang ginawa ko 5 piraso. Bakit? Kasi balang araw ito maklag up na to ng mga ugat. Ng mga roots. So baka hindi na dito maka-flow ang water. So eventually mapupuno to pag naulanan, mapupuno to. Okay? So hindi maganda. Ito lalabas itong mga ugat someday. Excuse me. Kaya naglagay ako dito ng butas. Nakita ko to kay ano, Mr. Don Bustamante YouTube. So ginaya ko lang and it's doable. So nagbutas ako ng 5 para dagdag drainage sa tubig. Okay? Pag na ito ay naging barado. After that, using this and also this kanal na to, dinirecho ko dun sa taas, binutasan ko din dito ng from the top mga half inches. Mula dito half inches ang butas. Tantya-tantya lang, hindi na kailangan sukatin. Okay? Butas ako diyan. Butas ko bila kasi doon ko itatali ang ano ko, nylon ang hook. Okay? Ang nylon ko to mga 1 meter. Hindi ko lang na ano kung ilang pounds to. Basta sabi ko, tinatantya ko lang kung gaano kalaki. So, dito tayo naglalagay ng tali sa upper half ng bote. Hindi dito sa lower. Kasi inisip ko dito maglalagay para gagano, no? Pero, kay Bustamante, Don Bustamante, dito sa nag-bless. Kasi kung bakit kaya, sinubukan ko. And then I realized ko nga, pag ito may tali, ito, nag-fit din pala. At saka konti lang naman tubig, hindi naman siya natatanggal. So pwede ko tatanggalin pag medyo maduming tubig, tatapon ko to. And then lagyan ko ng bagong tubig, malinis. Ah, diyan na siya. Kasi pag ang tubig dito dumaan at mag-stay dito, madumi itong tubig. Pero kung dito ko maglalagay ng tubig na malinis, directly, so walang, hindi siya masyado malagyan ng tubig na dumaan sa puti, sa lupa.
Yan. So, after nating namarkahan, pinot, hinati, binutasan ng apat, nagbutas ng lima, nagbutas ng dalawa para matalian ng nylon. Ayon. Dito naman, okay, dito, meron naman siyang guhit. Ayan, using naman dito sa kanal-kanal na to, sa ito, di ba may kanal ulit? Nagbutas ako dyan, lima rin. Ang purpose niya kasi, pag may butas dyan, yan ang limit ng tubig, overflowing holes niya. Ang tubig hanggang dyan lang. Kasi pag walang butas dyan, aapo ang tubig dito. Okay? So, ang mangyayari, malulunod ang dito hanggang dito yung tubig. Kaya better na may butas dito para hanggang dyan ang butas. Hanggang dyan lang ang tubig. So, with this, I drill 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, sumatotal, ito na ang maging itsura niya. Okay? Yan. Madali lang, di ba? Pero halos, hindi naman tuloy-tuloy kasi. Halos isang araw ko natapos tong 28 pieces. Pero with all the tools you need, marker, o pen, o pentel pen, cutter, at ito, tapos na. Ayan po. Ito lang medyo ganda nyo lang pagtali kasi medyo nylon madulas. Baka pagising sa umaga, wala na itong sa baba na. Okay? Ayan po. So, ganito lang paggawa nito ng pagtataniman ng mga peche natin, gulay natin. So, start collecting empty bottles. Ask from your friend, mag-post ko sa Facebook. Sasabihin nyo, sino ba sinyo dyan may empty bottle ng Coke? Hihingin nyo at yan. Okay? So, 1.5 liters at saka meron 2 liters at saka 1 meter na nylon. Yan po. Ang nylon to isang roll parang 30 pesos yata. Ito libre. Ito nabili ko mga around 70 pesos parang ganun. But maybe you can buy more or you can buy less. So, yan naman po another tip para sa mga home growers ng while we are in a extended community quarantine. Sana magiging part tayo ng solution, hindi tayo magiging part ng problem. Tutulong po tayo sa ating gobyerno o sa ating pamilya how to be self-sufficient. So, pag may itanim, may itinanim, may aanihin. If you are new to my channel, paki-like po, paki-subscribe, write down your comment, at I appreciate every comment. Mas maganda, mga positive comment, diba? Kung mayroon mang maglagay ng negative comment, manahimik na lang at hindi nakaka-encourage. Pero, I am encouraging you, those who like the video, ay mag-subscribe sa channel ko para I will continue to support, to do this effort na makakatulong sa inyo one way or another para paano gawin ang mga bagay na to sa pagtatanim. Thank you po for watching. God bless you. God bless you.